Delikado na yung ano eh. Bubutasan mo muna ng itak bago mo pakuhaan para hindi mabitak yung kawayan. Ito tinatawag na state of the art security lock. Wala kang mabibili niyan sa tindahan. Okay, so itong kawayan, asan yung nakuha, bro? Sa pinakasulukan sa bukit. Itong haba na yan. Ito kahaba na kawayan dito, 150 ang isa. Hindi na masyadong mahal. Okay, so layout muna sila ng paglalagay ng poste. Itong paglalagay ng poste, dito nakalagay yung mahon. Sinakto lang yung poste doon. Tapos may mahon pa doon sa dulo. Doon namin ipapantay yung poste. Mamaya papakita natin. Tapos dito, kung saan nagtatapos yung bakod ng kapitbahay natin, si Tatay Galo, dito na lang natin ididikit yung isang poste. Itong mga bato, nung nabili namin to, kasama na itong mga bato sa pagbili. Pero kung bibili kayo ng kubigo dito sa amin, 400 ang 1 cubic meter ng isang kubigo ng mga bato. Ito yung isang mahon. Ito si Kim Marvin. Ito yung ano dito, matinik. Matinik sa cheeks. Sa mga subscribers natin dyan, kontakin nyo lang ako kung gusto nyo kontakin si Kim Marvin. Ha? Mukha lang yung maliit, pero malaki yan. Malaki ang puso ni Kim Marvin. Oh. Me, you're so sweet. So kung makikita nyo, in-adjust namin ang bahagya sa mahon. So dapat nasa gitna to. Super science na yun. Ito yung super science yun. Kaya hindi ka na, ipag-goy pa, hindi ko na super science yun. 1, 2, 3. Apoy na M. Charge sa akin, charge. Ah, okay na? Okay na M? Kasigyan na? Sumag na tayo mo rin. Sige, yung may camera, kulukoy kayo. Isa to sa pinakamaingay sa amin. Tsaka to si Dami. Wala camera siya. So okay, lalagyan na rin ng tangsi. Okay, so ligo muna ako. Nagsaray muna na sa barangay. Kailangan na natin pumunta. A few moments later. So kung nakikita nyo, nalagay na nila yung ano, yung mga tansi at yung mga poste. So hindi ko na kasi naabutan kung paano nila nilagay yan. Pero most likely, tinansya lang nila yan yung pagkakapantay ng tansi. Smile nga, Dre. Smile na. Silent touch. Mat, so si Kim Marvin, mumputol siya ng kahoy para yun yung pampukpok niya dun sa itak para mabiyak niya yung kawayan. Okay, so ganito yung paraan ng pagbibiyak ng kawayan. Ito, theory ko lang mga parts ah. Kung nakikita nyo, may mga strands yung kawayan. Tapos yung strands niya, vertical lahat. So pag biniyak mo siya ng itak, pag nagsimula ka sa isang point, automatic straight na yan. Hanggang doon sa dulo. Kasi ang susundan niya lang, yung strand kung saan ka nag-start. Kasi nga, lahat ng strands niya, straight lang. Yun lang yung naisip ko, yun lang yung theory ko. Kung bakit napakadaling biyakin yung mga kawayan. Ayan, so pag nabiyak na yung kawayan, ito na yung magiging itsura niya. Ayan, so lilinisan yung kawayan para hindi nakakasugat.
Okay, so mga parts, galing ko lang sa labas and nag-shopping ako. Ayan, mga shopping ng mga tatay. Ayan, clear gloss varnish. Tapos doorknob, may nasira yung doorknob namin. Tsaka bumili na rin ako ng stick well kasi nga yung mga projects natin na mga kahoy, kailangan talaga ng stick well yun. Kaso naubusan ako, tapos hindi ako nakabili kaagad. So, dapat meron na tayong stock ng stick well. Okay! So, back tayo sa bakod. Check natin. Okay, so far, yun na. Itsura ng bakod natin. Nag-snack na mo, bro? Finish na. Finish na. Charge na. Charge na. So, yung nililinis nila ngayon, para dito yan, saka ano, tatapusin nila tong part na to. Tapos dito naman, sa kabila. Good morning, mga parts. Okay, so dito na, back to work. Okay. Good morning, good morning. Welcome to our kingdom. Kingdom? Kingdom animal yak? Okay, so ito yung ginagawa ni Mama. Yan. Ginawa niya nilang basihan yung poste ni Tatay Galo. Yung itong kabila, ginawa nilang pa horizontal. Ito namang dito sa harapan, gagawin nating vertical. Parang ganito kay Tatay Galo. Linisan muna nila. Tanggalin nila yung mga bato. Iuurong lang nila dito. A few moments later. Yung pinakita ko sa inyong paghukay kanina tapos paglagay ng poste. Parehas lang rin yung procedure ng paglagay sa bawat poste. Bali, maghuhukay ka ng 1 foot. Tapos, lalagyan mo ng bato, lalagyan mo ng lupa. So, yun at yun lang din kada poste. Yung gagawin mo. Because of the gravity of the earth, rotating the sun kabiring dasi sampak to the moon. Balik. Because of the gravity of the earth, rotating the sun kabiring dasi sampak to the moon. Yun ang scientific explanation ni Mamot. Okay, so pagkatapos nilalagay ng poste, lalagay naman nila neto. Sitawagan niya, bro? Sinta. Oh, sinta. So, extend yan. Kapunta rin. Sabi ni Mamot, tataasan daw niya yung satin. Bubutasan mo muna ng itak bago mo pakuan para hindi mabitak yung kawayan. So, ang gagawin naman nila ngayon, yung pa-vertical. Kita dili. Ya. Kit gravity ba? Iwag ba dugo? Dugo na 'yung. O kita. Dine itsura pag nalagay na nila 'yung vertical na kawayan. Ayun.
sa last part na tong ginagawa nila, yung magiging gate ng bakod. So dito natin nilalagay sa harap. Concrete na yun na dala ko, wala na iba. Atin muna ng dalawa muna. Testing 1, 2, 3. Lalagyan namin ng brace para matibay yung gate. Automatic. May remote. Ito tinatawag na state of the art security lock. Wala kang mabibili niyan sa tindahan. A few moments later. Okay, so yung ginawa nila, bawat kanto may braces. Yan. Then nilagyan din nila ng kahoy dito sa gitna. So basically yung ginawa lang talaga nila, yung paulit-ulit na cycle na pagbutas ng kawayan, then paglagay ng pako, pupukpok dun sa sinta. Okay, so ang susunod namin gagawin, gagawa namin ng garden. Maraming maraming salamat sa pag-tune in. Meron na tayong backyard, mga parts. So yun, pwede na tayo magtanim dito. Pwede tayo maglagay ng kubo. Dito, pwede tayo magtanim. So if you find this video helpful, please like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat sa pag-tune in. At sa walang sawa mag-suporta, mga parts. 2,000 subscribers na tayo. Once again, this is your paring George. Peace out! Thank you.